You're like a Dennis Rodman, man. Isa sa sana yung gusto kong maging kakampi kung akong papipiliin. Ikaw, kasi ang sarap mo kakampi dahil wala, re-rebound ka talaga eh. Ang meron kang LeBron James jeans. Ang question ko sa'yo personally, sino sa palagay mo ang pinaka-favorite of all time na player ni Coach Tim? Feeling ko si ano ngayon, si Jody Vance. Sabi ko sa inyo kay Taylor, hindi kayo iniwala sa akin. Jody Vance. Hello, Mr. Scottie Thompson, my idol. Hindi no? Good evening, kuya. Grabe ka, Scottie Thompson. Yeah, na-starstruck ako. Kaya? Teka, hintayin lang. Hintayin lang natin si JJ kung mapasok na. Sige, sige, sige. Kamusta, bro? Okay lang, kuya. Gano, nagre-ready lang. Yeah. Para bukas. Alam mo naman tayo, NSD tayo, di ba? So, ano, konting ano lang to, konting kwentuhan, konting chill lang ba? Si RJ, nakausap niyo na? Wala pa si RJ, si Joe kanina. Ah, so, kanina. Si RJ, baka next, some other day. Ano, kasi, si JJ kasi magta-thank you din sa mga na-broadcast nyo. So, JJ Heldebrand, do the honor to introduce our guest for tonight. Yes, guys. Welcome back, mga ka-amazing. Today, we have a very special guest. Itong guest na to is someone that you guys have been requesting for how many years na? Mga 2 years na ata. Tagal. But Scotty has been busy with Ginebra, Gilas, so he's been very busy. And also starting his new family. So we just want to say congratulations, Scotty. You're back in the finals again. And thank you, kuya. Pang ilan na to, bro? Pang ilan ano pag na champion tayo ngayon? Pang ilan na 'yan? Ayun siya, pang sa akin pang 8 pag nagsakali. Wow. Grabe. And how many years, ilan years ka na sa PBA? Turning 10, kuya. Turning 10. Kaka 9 years ko lang this September. So. Damn. Halos every year you're winning a championship. Sipin mo yun, Rix? Must be nice. Congrats, congrats, Gary. I've been telling Rico, ikaw yung one of those guards that are special. Kasi ikaw, you're a point guard, you're a two guard, but then again, yung strength mo is your rebounding. Even if you don't score, you still affect the game in a very, very positive way. Kaya mong affect the game on the offensive side and defensive side without scoring. And that's a very, very rare type of player, especially at your height. You're like a Dennis Rodman, man. Pero at six, you're what, 6'1"? 6'1", yeah. 6'1", pero yung laro niya parang Dennis Rodman. And at the same time, when you need to score, you score. When you need to create, you create. So you're, sa akin, you're an all around player, man. And I'm so happy na sa Ginebra ka napunta. And sobrang happy ako na, grabe, sana pang 8 championship to, bro. Sana, sana, kuya. Thank you, kuya. Bro, meron akong ano, Brother Scotty, meron akong personal question. Pero this is way back 10 years ago pa. Ngayon ko lang gusto kong malamin. Okay. So 10 years ago, alam mo na ba na Ginebra yung magpipick sa'yo 10 years ago? Oh, no idea. No idea, kuya. No idea kasi since no, nagpa-draft ako 2015, all I want is ano eh, ma-draft talaga. And yung manager ko, si Boss Danny, that time, wala siyang sinabi. Pero sinabi na lang, sure ako may kukuha sa'yo. It's either ganitong pick, parang tatlo sinabi niya eh. Parang third, sixth, or eighth. Wala siyang sinabi na ano. Eh, yung sixth nun, hindi Ginebra. Number five yung Ginebra that time. So, ako, naging ano lang ako na nakahinga ako nung sinabi na, ah, may magdadrop sa akin. Ito paano? Kasi
Coming from college, wala lang ako ibang gustong ano eh, nung time na yun. Gusto ko lang ma-draft talaga. And pag na-draft, patunayan ko yung sarili ko during the, ano, kung makakapirma ng contract. Meant to be ka na Sige. maging Ginebra, NSD. Alam mo Rico, Very, very, very thankful, kuya. I watched Scotty in college on TV. And I was like, man, hindi ko pa kilala si Scotty. No? Sabi ko, damn, magaling itong batang to. Laging, even sa college kasi, laging triple-double si Scotty. Yung nalaman ko na kukuhanin namin siya sa Ginebra, alam mo yung feeling ko with RJ, di ba? Ganun din yung feeling ko kay Scotty nung time na yun. Sabi ko, this kid's gonna be a good player. Di ba? Even now with RJ, sabi ko sa'yo, RJ is gonna be a good player. And yung combination nilang dalawa, it's a very, very deadly backcourt para sa akin. Speaking of combination nila ni Scotty sa kani RJ, may lumalabas kasi na article na sinabi mo daw tong word na to. Ayan, ikaw pa yung nasa picture. Oh. So, okay. Oh, nakasulat dito. Basahin ko na. Sabi mo, para sa akin, hindi mo kayang basta-basta palitan yung Fast and the Furious. Kung maganda yung ginagawa namin ni RJ, malayo doon yung Markagiwa, JJ Helter. So, first, ang tanungin ko muna si JJ, anong naramdaman mo, Jay, sa sinabi ni Scotty? Scotty has always been a humble kid, man, ever since I met him. Nung naging teammates kami, Scotty is the type of person that's always respects yung mga kuya niya. Even that time, even like, pag, I remember your very first scrimmage game sa Xavier. First scrimmage game natin, yung pinasok ka. Alam ko, ano eh, parang... I think sa CCF. Yeah. Sa CCF, CCF. Naagawan ka. Di ba? Parang you're super, ano pa, super, I can tell you were very nervous. And then, parang I think I told you, bro, just relax. Just play your game. It'll come. And then ever since that time, man, grabe na yung laro ni Scotty. Lumalabas yung laro niya. So, yung ano kasi kay Scotty, nakikinig siya. Di ba minsan you get rookies na parang feeling nila parang alam na nila lahat. Alam mo yon? Di ba may mga rookies na gano'n, lalo na pag mga philams. Mga philams gano'n eh. Parang pag philams binigyan mo ako, parang, come on man, I know what I'm doing. Di ba? Gano'n. Si Scotty, kahit Thompson yung pangalan niya, philams. Ano siya, bro? Very, very humble si Scotty. Nakikinig siya. And that's why, sabi mo nga sa'yo, there's no secret why very successful siya. Kasi unang-una, very humble siya. Grabe yung work ethic niya. And he's very, very coachable. May pinapatanong ka sa akin, na Jay, di ba, sa kwentuhan natin? Ano ka daw, Scotty, kaya ka daw mataas tumalon? May sikreto ka daw na pwede mong sabihin sa amin. Hap ano ka daw? Anong hap? Hap ano? Sabi ni JJ. Kaya may lahi ka daw. Hap ano? Yung great grandfather ko, Kuya Rico, ano, Black American siya. So, nakuha mo yung malayo na. Medyo, siguro one fourth of blood sa ano, yung great grandfather. Lebron. Pero di mo alam yun, no? Sabi ko sa'yo. Alam mo, may story. Pero yung grandfather ko, yung dad ng daddy ko, sobrang black talaga. And talagang black talaga siya. Tapos yung father ko, medyo yung siya na yung naging Filipino na blood talaga. So meron kang LeBron James jeans. Kaya mataas ka pala eh. Alam mo, Scotty, may kwento ako kay JJ. Sabi ko kay JJ, nung mga nasa, di ba, I think global port ako. Nagkaabot tayo. So global port ako. Lagi kitang kalaban sa rebounding. Eh, guard ka eh. So nagugulat ako. Di ba may box out din ako. Bigs. Kasi bigs yung na pwesto ko. Ibabox out ko yung bigs. Tapos magkukunin ko na yung bola. Andun ka, kinukuha mo yung bola. Inagaw ng rebound. So sabi ko kay JJ, isa sa sana yung gusto kong maging kakampi kung akong papipiliin, ikaw. Kasi ang sarap mo kakampi dahil wala, re-rebound ka talaga eh. Ang sarap nung ganung kakampi na kahit anong mangyari. Tapos meron din sinabi si JJ, ano yung sinabi mo kanina na usually yung guard?
Kasi, di ba, ang rule usually, pag yung coach, yung rule ng coach, pag point guard ka or one or two, pag may tumira, may safety. Usually, one or two yun eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa si Scotty special kasi hindi siya pinapagalitan if he goes rebound and doesn't go back on safety. Kasi he's the best rebounder on the team. As a guard. Di ba? As a guard. Kasi yung iba, papagalitan yan eh pag hindi ka nag-safety eh. Di ba? Si Scotty, especially yung ano sa kanya, yung rule sa kanya. Kasi nga, yung timing niya, and parang lagi may ano si Scotty, parang may magnet lagi sa kamay niya. Yung bola talaga, it na nakukuha niya eh. Lalo na pag crucial, even over imports, napakikita mo, he's jumping over imports. Alam mo yun? Parang, and it's alam crucial. Mo, we need to get that rebound. And he's a alam mo, guard. Jay, ngayon ko lang naisip to, bigla. Hindi LeBron James yung jeans na nakuha niya. Si Dennis Rodman. No? Pwede, di ba? Yeah. Totoo. Yung laro nga ni Scotty, parang Dennis Rodman, Magic Johnson, and then any score you want. Yun ang laro ni Scotty. All around talaga eh. Di ba? Sarap yung kakaping ganyan for sure. So, Scotty, paki-explain kung bakit ayaw mo tanggapin na kayong dalawa na daw ni RJ ang bagong Fast and the Furious. Kasi sabi mo malayo daw eh. So, ano bang nasa isip mo bakit sinabi mo to? Well, una, Kuya and Kuya Jay, talagang sobrang blessed and honored na sabihin nila yan. No? But for me, kasi nakasama ko si Kuya JJ at si Kuya Mark. Eh. Nakasabay ko sila kung gaano sila ka-great on and off the court. No? And I think para sa akin, yung mga ginagawa nila dati compared sa ginagawa namin ngayon ni RG, talagang malayo pa talaga. Aside sa ibang-iba yung skill level namin. No? Si RJ iba, ako iba. At the same time, siyempre, si RJ din, kakapasok pa sa amin. So, iba talaga yung Kagiwa at saka Helter Van Tandem dati. Kasi, naalala ko, rookie ako eh, sa Ineba. Tapos, pagpasok ko na sobrang na starstruck ako, siyempre. Unang, parang ako yung huling pumasok kasi, season pa namin ng NCAA, hindi pa ako maka-join sa team eh. So parang late ako pumasok sa team and then sila, I think, parang magkakilala na lahat. And then meron akong isang, hindi makalimutan, Kuya Jay, na merong drill si Coach Tim. Merong drill sa amin na tawag niya D-drill, yung 4-on-4. Tapos may point guard, pressure yung point guard sa front court. Tapos yung tatlo na nag-aantay dun sa baba. Si Kuya Jay yung naka-partner ko. Di ko mo makalimutan, first two drill ko, di ba magti-turn tayo? Di ako makatawid yung bola kasi kinakabahan ako. Di ko maitawid yung bola papunta sa backcourt. Kaya yun yung di ko makalimutan sa being kasama sila Kuya JJ. Sobrang ako, sobrang iba lang yung feeling na nakasama ko sila Kuya J. Kasi I think kung saan ako ngayon dahil pag may mentor nila, kaya alam on off the court hindi kasi nakikita ng mga tao yung mentoring ng mga veterano like ngayon nung nawala na sila Kuya Jay, pinagtuloy ni Kuya LA. So ngayon sana maibigay ko rin yung naibigay nila sa akin dati sa mga bago namin ngayon. So yun yung goal ko, no, kung paano nila ako guide as a rookie yung bago, kung sana maibigay ko rin sa mga bago namin ngayon. For sure. Yun alam mo Rick. Alam mo, Scotty, yung tanong mo, Rico, saka yung parang Fast and Furious si RJ at si Scotty. I think the reason why nako-compare, sabi nga ni Scotty, iba yung skill set. Pero alam mo yung common denominator dyan is the way they bring the excitement. Fun to watch. Exactly, di ba? Yung Fast and Furious was fun to watch. Scotty and RJ is fun to watch. They're exciting. It's up-tempo and It's a type of basketball that yung mga NSD natin loves to watch. Kaya I think that's why they were able to compare. And para sa akin, it's gonna be a very, very bright future for Nebra with Scotty and RJ in the backcourt. It's gonna be something, we look forward to watching year after year, especially as Scotty's one of the veterans na in on the team. And RJ is just an upcoming player. So tama si Scotty now. His role
is going to be able to yun pass down the torch now to Paris, mentoring the point guard. Kasi Iskati, he's a point guard too, even though he plays the two in the one, but he knows how to run point. So he can give good advice to RJ on how to run, you know, the team. And siyempre, Scotty's he's not a very vocal. Better he leads by example. As you can see, like his hard work, grabe talaga hard work ni Scotty. It's a comparable, bro. Diba? So para sa akin, the future is very bright and sana yung mag-click, lalo kayo mag-click, especially ngayon sa finals. Super excited ako manood. Yeah, yan din yung sabi ni Joe Dibans kanina, di ba? Nakausap natin si Joe, sabi niya, ngayon daw yung pace ng buong PBA, sabi ko nga kanina, Ginebra lang. Sino yung pace ng Ginebra? Sabi ko kay Joe, sabi ni Joe, pace ng PBA na. So technically, ikaw na yung pace ng PBA, sabi ni Joe. So we agree naman, both me and JJ agree na kayo ni RJ, possible, maging same ng level na naging duo nung Fast and the Furious. Tapos, ito rin kasi yung duo na pwedeng magbigay ng sigla ulit sa PBA kagaya nung dating sigla, di ba? Alam mo yung lahat ng mga tao, uy, nod tayo dahil, ewan ko ang Fast and the Furious ba yung or the Blitz or Mr. Everything. Ewan ko, may, at pangalan ni RJ. Anong moniker ni RJ? Meron na ba? The Blitz. The Blitz? Hindi ko alam yung sabihin nun eh. So, i-google ko pa, The Blitz. Blitz, parang ano, Blitz, parang matulin. Parang quick. So, pantapat sa blur. Sa kabila. Yeah, parang ganun, parang blur. Oh, pero sa kanya, Blitz. Tapos, Mr. Okay. Everything. Oh, ganda ng pangalan. Galing nga eh. So Jay, tanongin mo na. Tungkol sa ano naman tayo? Tungkol tayo sa game 1 for tomorrow. Yeah, anong mindset mo going into game 1, Scotty? Siyempre, pang 8 mo na to. Is the feeling different now? Siyempre, yung first time mo, siyempre, sobrang kabado ka nun, inexperienced ka. Ngayon, you're 8, magiging 8-time champion. So, very, ano ka na, considered ka, you're considered a veteran. So, ano yung mindset mo going into the game tomorrow? Same kuya, feeling ano, excited pa rin palagi. No? Every time makapunta sa finals, it feels like I'm always hungry every time to win the championship. Kasi iba yung feeling marating sa finals. Alam namin kung gaano na pinaghirapan from the start. And then now we're here. I think una-una very excited and very blessed lang na magkaroon ulit ng opportunity na makakuha ng championship. And of course, syempre different team sa amin ngayon, iba yung mga na kasama na namin ngayon sa final. So excited din for them, no? And sana matulungan namin sila na mabigyan ng yung mga wala pang championship, mabigyan ng unang championship nila sa PBA. I think yun yung pinaka best feeling, matulungan mo yung mga kasama mo na magkaroon din ng ano championship sa PBA. Kasi we all know kaya iba talaga yung feeling na makakuha ng championship. Like me, nung unang nakakuha ko, parang I don't care more sa mga individual awards eh. Parang ang sarap sa feeling, mas nakaka-addict tong manalo ng championship kaysa sa mga individual awards. Kasi ano eh, lahat masaya eh. Lahat masaya, lahat no? Maganda yung ano, balik ng team, maganda lahat, nakakuha ng contract, di ba? Bonuses para sa isa't isa, not even mga staff. So everybody's happy. So ano yung magiging, sa tingin mo, magiging challenge, bro, versus Talk and Text, besides yung import? More on ano kasi sila ngayon, kuya. Siyempre, alam natin Talk and Text, madaming outside shooters. Ang challenge namin sa amin ngayon, like Coach Simpson, yung habits namin. Kasi the past semifinals, yung game plan, baka andun pa yung habits namin against Junmar, against SMB player. So, sana yung pinapractice namin, when workout namin, matanggal yung habits na yan the past semis. And then, ma-put up agad yung game plan namin. We all know talagang when it comes sa series, we always wanted to get game one para kahit na paano kami yung makapag-dictate ng series and yung adjustment sa amin na punta. So, yun siguro kaya. More on shooters, outside threat yung mga
mga kalaban natin sa series, and yung import nila talagang dominant. Ganda matchup talaga yung imports, no? Justin versus Ganda. Kobe Excited ako Bryant. din sa kanilang Parang dalawa. Jordan, Michael Jordan versus Kobe yung datingan. Ito, Oo. Rick. Tanong ko sa'yo ito, Rick and Scotty. Kasi ako, I didn't like playing sa Antipolo Gym. Kasi matigas yung rim. Ako lang ba yun, or ano yung feeling niyo doon sa court na yun? Pero ngayon, kuya, renovated na siya. Ganda ng flooring. Big shout out sa Inaris din. Renovated Ah, na siya iba yung na. flooring, bago yung ring. Oo, bago siya. Pero Scotty, Okay. nagulat ka ba, Scotty, nung in-announce na pag umabot ng Game 7, Antipolo yung game? Yo, no, nagulat din kasi Kulang yun. Kasi NSD pa kami, lang. nasanay kami pag Game 7 nasa Philippine Arena yung Diba? Game 7. So nagulat din actually if magkaroon ng Game 7, diba, eventually. Kukulangin talaga yung ano, Inares. Oh, baka Pero, baka ang ganda yun, jump pack. Mas masasarap maglaro no pag jump pack eh. Di ba? Oo. Yung walang ano, opo ka na doon sa stairs. Di ba? Baka pumasok na sa court yung iba para legal labas. Oh. Ito Oh, is meron ba meron biglang ako. magpa-picture sa'yo? Ito, meron akong ano, Scotty, meron akong follow-up question sa question ko kay Divans kanina. In 10 years mo, Hinebra, di ba, all the way? Oo, oh, okay. So, same kayo ni JJ. Ako kasi 2 years lang ako nakalaro sa Hinebra. And one conference lang ako nakapaglaro kay Coach Tim sa BMEG before niya ako i-trade. Ang question ko sa'yo personally, sino sa palagay mo ang pinaka-favorite of all time na player ni Coach Tim? Ito sagot Favorite na player. ikaw, kung feel mo. Feeling ko si ano ngayon, si Joe Dibans. Sabi ko sa inyo, hindi kayo iniwala sa akin. Joe Dibans. Hindi lang ako nag-iisa. Okay, kami din. Ganon din yung sagot namin, si Joe Dibans din. JDB, JDB. Sino ba naman yung nag-retire ka na, nagbakasyon ka lang, hinugot ka pa? Ako nga, Scotty, ano naging reaction mo nung nalaman mo na babalik si Joe coming out of retirement? Anong reaction mo nun? Actually, kuya, nung sa practice, kasi bumisita si Joe. Tapos, that time kasi, sobrang yung talk doon sa before siya bumisita, parang feeling ko yung talk sa practice, wala talaga kami big man kasi na-injured si Isaac. Isaac. Tapos nung dumating si Joe, biniro ko pa, oh, we need to activate Joe, we need to activate Joe. Nag-Joe Para pala. may big man, oh. Tapos, then, may ilang araw, ano, na-activate na pala siya. Nakasutap na. Nagulat ka na, nakasutap na. Na. Kino-joke ko lang. Oh, pero sobrang big help sa amin, no? Kasi pag naghanap kami ng bagong big man na alam ni KJ, yung system ni Coach Tim talaga hindi basta-basta agad ma-adapt ng kung ilang practices lang, di ba? So, I think very vital role si Joe sa amin ngayon ng semis kasi alam niya yung system ni Coach Tim and the way siya kausapin like sila Japet, yung mga big man namin. Ang laking tulong talaga, hindi lang sa court, pati sa off the court and practices. I agree with ano, Jay, with Scotty. Kaya nga ako tinrade ni Coach Tim, eh. Hindi ko makuha yung sistema niya. Kainis, no? Pagyabang ko pa, tinuturo ako yung James Shop. Na, ito kasi true story, Scotty, ha? Para lang maganda yung tulog mo, para goodbye ka. Kilala mo naman yung James Shop, di ba? Oo. Oh. Kami sa gimmick dati. Siyempre, tinalo namin ng Pure Foods yung Alaska, si Coach Tim yun. So sabi ni Coach Tim, if you can't beat them, join them. Lumipat sa BMEG. Tinalo namin ng Pure Foods. Eh. Oh. Pero paglipat ni Coach Tim, tinuro niya na yung system niya, triangle, ganito, ganyan. Lahat ng system. Tinuturuan ko yung James Shep kasi hindi nga marunong hindi magaling mag-English si James eh. Tanggap niya naman yun, talagang hirap sa English. So ako nagta-translate. James, you need to do, dapat gawin mo to, dapat sa triangle, may 1, 2, 3, 4, 5 next spot. So, interchangeable yan. Pwede ka kahit sa pumunta dyan. So, tinuturo-turo ko. Buong buwan, mali siya. Every day, mali. Tinuturo ni Coach Tim, mali. Nandun pa si Coach Richard, kahit tanong mo kay Coach Richard. Mali lahat, sabi ni, tapos sabi ni James, sabi ni Coach Tim, nilapitan niya si James,
Why you kept messing up? But di mo makuha, James? Why you cannot get it? Tinuro ako ni James because si Rico coach is teaching me. So, makakala ka siguro ni coach team, mali yung tinuturo ko kay James. Mali tinuturo. So, kinabukasan, tinatrade ako ni coach team. Sabi, pakitrade na yan si Rico. Palta natin. Kasi sinasapat daw mo daw yung team eh. So, hinebra man ako napunta nung tinride niya ako. So, blessing in this guys pare, nakilala ko yung JJ Health of Grand, 'di ba? Yung Passing the Furious na. So, yung experience mo na naka-teammate mo yung Passing the Furious, the mutual is feeling tayong dalawa. Iba yung kuya. Iba yung experience na yun. 'Di ba? Kasi anyways, kami, meron ko bang magtutour kami nila James, magtutour kami nila JJ sa kanila Kagiwa sa Europe. So makakasama ko uli yung Fast and the Furious sa Europe. Oh. Nice, galing. Of course, pagtapos mo sa PBA, welcome ka na welcome ka sa PBA Moto Club. Of course, kaya. Yeah. Tama ka sa mga tour na. Thank you. Pahinga mo na si Scotty bro, may laro pa yung bukas. Yes. Brother Scotty, thank you so much sa time mo. Thank you, kuya. Before you go, Scotty, invite mo lang yung mga sa NSD natin manood sa championship. Okay. Okay, thank you, Kuya Rico and Kuya Jay, and inviting everyone, especially PBA fans and of course Barangay Nebra fans to come and support us finals against TNT. It's gonna be a fun and tough series for us. Kailangan namin kayo sa mga venues. Thank you, NSD. All right, Scotty, good luck, man. Get some rest and let's get game one, brother. Thank you, Kuya Jay, Kuya Rico. Scotty, go for MVP, finals MVP, okay? Alright? Okay na. Thank you. Yan naman ang gusto natin eh, kasi pag nag-finals MVP tayo, champion tayo, for sure, di ba? Champion tayo. Kaya naman yung makakuha eh. Alright? Thank you, kuya. Thank you. Alright, thank God bless you, Scotty. God bless you, God bless you, God bless you both. See you soon. See you soon. NSD! Bye. NSD. Buksan ang iyong GameX Sports app. I-log in ang iyong account. Maaari kang pumili ng liga na nais mong laruin. Maaari mong tignan ang game schedule ng ligang napili mo. Pwedeng pumili ng match na gusto mo. Piliin ang iyong lucky number combination. Ilagay ang halagang nais mong ilaro. 20 pesos mo can win 1,400 pesos. Maghintay para sa huling resulta ng laro.